The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Oras natin, mga kapatid, 8 minutes bago po mag-alas 8 ng umaga. Tawagin na natin, kasama ulit natin ngayong napakagandang Wednesday morning, Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Pastor. Morning, Jack. Ating ganda mo yung umaga. Good morning, Ted. Good morning, serving the people, Brad Jeff Eliscopides. Ganda umaga po sa lahat ng ating mga suki na inaabangan po ang segment na ito. Gaya po ng ating winner kanina sa ating What's on Your Mind, yeah, na taga North Cotabato, si Nanay Rosalinda Valenzuela. Kung napakinggan mo siya, mm-hmm, Brad Jeff, this morning, right? Sa wikang, wow, sa wikang Binisaya, kanyang binasa yung kawikaan. Oo, ang gagandahan dito, anuman po ang lingwahe, no, sa inyo pong mga lokalidad, anuman po ang versyon ng inyong hawak na Biblia, importante lang po yung verse na binabanggit po ni Brad Jeff, and that's going to give you the chance at least na makatanggap po ng biyaya this morning sa halagang 2,000 piso. Mabuhay ka, wow, Brad Jeff. Salamat na marami. Sabay-bati po naman bukas ang kaarawan ni Mama Peggy Turiano. Uy, happy birthday! 98 na po si Mama Peggy bukas diyan sa Iriga City. Mama Peggy, happy birthday, happy po sa birthday, inyo. Happy birthday, Nanay! Happy birthday. Malapit na mag-centenarian. Opo. Okay, sige. Batiin mo rin lahat ng mga fans mo ngayon na Brad Jeff na nanonood na sa atin. Si Consul Joe Asad, yan definitely. Hindi nawawala yan araw-araw. At si Manong Tuts Almasan. Go! Yun. Ted, i-lunch naman natin si Consul John, ang makilala ko personal. Okay, Manong Toots, good morning din kay Raquel at Jason Colley, saka sa nanay mo, si Mrs. Mendoza. Good morning, thank you for listening. Si Trisha at Annika, kasama si Lito Jimeno, kasama ko sa trabaho yan. Thank you for listening. Yet, at L.A. Laos, good morning din. At lahat Ted, din, sabi sa... at lahat din ng mga nasa Meralco Gym ngayon, yan, nakikinig sa radyo. Oo. Good morning. Meralco boys. Yeah. Yan. Okay. Okay. So, kababayad ko lang kahapon ng Meralco. So, okay tayo. hindi kayo dadalaw sa bahay. Okay, so. Alright. Alright. Ted, sabi sa Hebrews 11:6, I love the book of Hebrews kasi alam kong si God mahilig din sa kape. Kasi Hebrews, joke lang yon. Hebrews 11:6. Without God, without faith, it is impossible to please God. Ganda na to. Simpleng verse, pero malalim siya. The Bible verse po na binasa natin refers to the first man na hindi tento naka-experience ng physical death. Actually, dalawa lang so far sa history yung hindi namatay, kinuha lang basta ni Lord. Itong si Enoch, itong pinatutungkulan ng verse, at yung isa ay si Elijah nga. Sabi dito, Enoch walked with God. Not physically, but spiritually. Alam niyo po, pag sinabi nating walking with God or walking with someone, ito po ay nagko-connote ng trust ba? Di ba kapag may kasama ka naglalakad, kampante ka sa tao na yon, kwentuhan, alam mong at ease ka, open ka, protektado ka, kumpara sa tinatakbuhan mo yung tao, di ba? Ayaw mo nun, tulad ni Jonah, tinakbuhan si God, balyena ng, siya ng balyena naging ending. We don't want that. Si Enoch po trusted God with his life. Kaya pinamuhay niya ang kanyang buhay na may takot at pananampalataya sa Diyos. Kumbaga, walking by faith means to continue trusting in Him. Kasi po, araw-araw ng buhay natin ay nakasalalay lamang sa Diyos. Ang ating hininga, yung breath natin pagising sa umaga, pag gumising ka ngayon, buhay ka. Ikaw po ay biniyayaan ng Diyos ng another opportunity to be a blessing. And ano itsura nun, Ted at siya? By believing in His Word. Ito pong segment natin since October 5 of 2020, wala namang po tayong pinopromote dito kundi Word of God. It's one thing to listen to the Word, but it's another thing to live it out. Pinapamuhay po ba natin? Diligently seeking His will and purpose every day. Last night, Ted, after ng couple small group namin, may kausap kaming mag-asawa after natapos yung Zoom, we talked to a couple, and they were just sharing yung prayer request nila ngayon sa kanilang anak. Pero sabi nila, alam mo pastor, alam naming tutup din ng Diyos ang aming dasal ngayong 11 years old na itong anak namin. Bakit? Kasi nung 4-month old pa lang sa tiyan nung misis, nung nanay, na-diagnose siya with tumor sa brain. Imagine siya, 4 na buwan, may tumor yung bata sa tiyan niya. Malamang ikamatay, sabi ng mga doktor. But they asked the church, they asked everyone
to pray for her baby. Nag-prayer and fasting during that time kasi time ng prayer and fasting sa church. Lumabas yung bata after 9 months, although underweight, 4.2 pounds, pero walang tumor. Hindi. Sabi ng doktor, imposible. Ito yung resulta nung kung anumang scan yung tawag nila sa tiyan ng mami pagka 4 months old. Pero walang makita. Sabi nung nanay sa kanong tatay, sa inyo imposible, sa Diyos namin, hindi imposible yan. Pinahawakan nila ang katapatan ng salita ng Diyos. At anong ending? Si God po nag-glorify. At pag si God nag-glorify, He is pleased with us. Hebrews 11:6, without faith, it is impossible to please God. We are here on earth to please no one else but God. We're here for the audience of one and not to please everyone. Kaya patuloy po tayong manalig sa Diyos pagkat siya'y tapat at mabuti. At ngayon nga po, pinagdadasal namin yung 11-year-old niyang daughter kasi kailangan na naman ng miracle. And they're just so at peace. Pastor, He's been faithful in the past. He's faithful today. He will be faithful in the future. Because our God is faithful. Panginoon, marami pong salamat dahil ang verse na to ay, it's a reminder na without faith, mahirapan kaming i-please ka. Because at the end of the day, yung track record mo lang ang aming pangahawakan. You've been faithful, Lord God, sa aming nakaraan, sa aming inaharap, sa aming pang kasalukuyan. Kaya Panginoon, dinadalangin namin ngayon ng mga taong may pinagdadaanan na gusto nang sumuko, gusto na nilang bumigay, gusto na nilang tumalikod sa iyo. Lord, kanino ba naman sila tatakbo? Wala rin naman. So Lord, panghawakan na lang namin ng mga salita mo hanggang sa huling sandali. Dahil Lord, ang mga taong nagtiwala sa iyo ay hindi napapaya. They will never be put to shame, sabi mo sa salita mo. Kaya Panginoon, tulungan niyo po kami patatagin ang aming mga pananampalataya. Ito po ang aming samod na langit sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Panginoon, thank you po ulit sa araw na ito with Brad Jeffelis Copides. Salamat Panginoon muli sa lahat po ng biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin, kasama po ang biyaya ng aming pong trabaho at biyaya po ng pagpapalaganap ng magandang balita. Lord, salamat po sa lahat. Itong aming sinasambit muli sa pangalan po ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Salamat muli sa pagkakataong ito. At salamat po sa lahat ng ating mga suki, ano, mga namamasada, nasa ano ngayon, nasa biyahe, si Ma'am Valerie Rilliorta habang nagmamaneho, si Ginoong Herman Panghulan, ayan, at saka si Jason, yung pong ating mga suki habang nasa biyahe po, nakikinig sa ating programa. Mm-hmm. Lahat ng taxi driver, maganda umaga po sa inyong lahat. Thank you very much. Okay. Mm-hmm. Sige, sabi ni ano ni Consul Joe, game daw sila sa pananghalian. Alright. Sige, sa Beirut. Libre na daw niya yung Ted, ticket. Ano? Ted, balikan. Balikan daw, balikan. Sa Beirut, along the beach. Maganda roon, Ted, sa Lebanon. Yes, doon. Of course. Gusto ko rin mapunta doon. Oh. Ngayon ah? Ngayon ah? Sama natin si Chacha. Ay, busy ako dito, Pastor. Oo. Alright. Kayo muna. Sige. Salamat na marami, Brad. Salamat na marami. See you again tomorrow. Tomorrow, Thursday na po. Yes. Oo nga, ambilis. Ambilis, Ted. Okay, Ted, follow me on Facebook, PastorJeff.ph. Ito pong yung daily, Brad. Your daily dose of inspiration. God bless po. And God bless you more. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.